iso nebutasan mo na. Pwede na itong lagyan ng tornilyo rito or pwedeng i-screw lang. So, itong isang to, intended ko ito para lagyan ng screw. Pero pwede rin siyang lagyan lang ng tinatawag na wood screw lang para may lipat. So, tingnan nyo pa paano ko ito gagawin. Okay, so nangyari ko na ang aking trigger mechanism. Guard na lang ang kulang na ito. Lalagyan na lang ito ng guard sa ilalim. Then yung kanyang paglalagyan ng goma ay ayos na rin. Ang design na ito ay pwede siyang mailipat-lipat. So, depende sa haba ng goma. Kung gaano ka haba ang available yung goma, so yan ang kanyang position. So, titestingin ko kung hanggang saan talaga ang available ko na goma. Kasi depende sa elasticity ng goma. Ito makapal, kaya maaaring hindi siya hanggang, maaaring hanggang dito lang siya. Kapag manipis ang goma, mas elastic, kaya maaaring umadjust pa ito papunta rito. Ngayon kung makapal ang goma, maaaring hanggang dito lang ito or a-adjust pa ako papunta rito. So, titestingin ko kung hanggang saan ang pwede sa ganitong goma. Sasabit muna ito ron sa pinaka trigger. Tapos, alamin kung gaano talaga ang kaya niyang banatin. Okay, so medyo i-adjust ko pa ito kasi masyadong banat na banat. So pwede itong i-adjust. Kung medyo manipis, maaaring eksakto na ito rito kung ganito kasi. Ang 0.8, mas elastic ito. Mas magaan. So, tetestingin ko kung ang ginawa ko kanina, tanjahan lang kasi. Kung eksakto na ito para sa ganitong pinakagoma. Ito ay 0.8 mm. Pero ang talagang purpose ko nito ay pang 1 mm. 1.2. Kaya makikita nyo ang kapal niyan. Ito, manipis. Titignan ko kung itong position na to eksakto na para sa ginawa kong pinaka-trigger. Mula sa kanyang trigger. So, isasabit ko to rito. Titignan ko kung makakabot dun sa pinaka-lagayan niya. Sobra pa. Pwede pang adjust. So, tamang-tama lang ito sa ganitong klase ng goma. Pero ang ikakabit ko para dito ay itong 1.2 para mas malakas. Sa pan-testing, titignan ko kung abot dito. Medyo mahirap kasi itong batakin. Makapala kasi. Tama-tama lang. Pero maglalagay ako ng allowance. Apat na hanggang dito. Pero maglalagay pa rin ako ng allowance.
i-adjust ko pa ito ng mga dalawang isang step. Pero pwede rin sa gaya ng sabi ko kanina, pwedeng screw lang ang gagamitin nyo kapag ka mag-adjust kayo nito. Yan, pwede nyo pwede tanggalin ito. Yung isang yun, nakafix na yun para sa tornilyo. Tornilyo na lang ilalagay ko dyan. Titignan ko sa kung isang step abot na talaga yun. Mas maganda kasi eksakto lang yung pinaka-banat. Yan, kung hanggang dito, titignan ko kung waabot yun. Bali, isang step yung ibig sabihin, isang butas na pagitan. Isang step pa. Yan, saktong-sakto na itong pagkakabanat na ito. So, pwede ko na siya i-position dito sa lugar na ito. Kapag ka mas manipis, pwede ko siyang i-adjust. O kung mas mahaba ang goma, pwede pa itong i-adjust papunta rito. Or papunta rito kapag ka may sila ang goma. Kapag ka ganitong gusto nyo ng ganitong setup lang, pwedeng ituloy natin sa pag-drill uli ron para lagayan ng tornilyo. Pero pwede na rin ang screw. So ganito ibig sabihin. I-screw natin ito para hindi siya na nagalaw. At pwede na rin natin siyang lagyan ng goma rito. Thank you.
malinis na siya. Kung gusto nyo naman, pwede rin itong golden nuts. I-adjust nyo lang papunta ron. Golden nuts lang ang pwedeng gamitin nyo kung gusto nyo. Pero ang screw pwede na rin. Any place dito, pwedeng mag-screw or mag-golden nuts. 316 ang kanyang screw kung kayo ay bibili ng golden nuts. Yan. Ito matatag na to. Pwede na itong kapitan ng pinaka-rubber. So ang aking trigger mechanism, kakaiba, simple lang. Ganyan lang yan. Pero ito, lalagyan ko pa ito ng tali sa likod para hindi madadamage ang pinaka-pouch. Okay, so kukunin ko ang tali at lalagyan ko ng tali yung pinaka-pouch na ito. Okay, ikakasa ko na yung aking rubber. Ito yung aking pinaka-pouch. Naglagay pa rin ako ng extra tali para doon ikakabit sa aking sabitan, sa aking trigger mechanism. Bali, ganito ang mangyayari sa kanya. Siya ang magsasabit doon. Para hindi nadadamage yung pinaka pouch. So itatali ko na ito dito sa aking bagong gawang sling shot na pang marble at saka pang marble ito at saka pang yolen. Okay, so naglagay muna ako ng pinaka-saping. Goma rin ito. Para hindi madadamage yung pinaka-kwan, pinaka-rubber natin. Ito muna gagamitin ko pang panali. Temporary. Para lang may forma lang. Okay, nakatemporary na yan. Pwede nang lagyan ng mas makakapal na rubber mamaya yan.
Ayan, mga forma na yan. Ngayon, kapag nakaporma na ang pinaka-rubber natin, pwede na nating i-fix yan gamit ang mas malaking goma para mas matatag. Sa panglock.
ready to fire na ito. Ayos na yung kanyang rubber. Pwede na itong i-testing. Kaya ako naglagay ng extra tali sa likod para hindi madadamage ang ating pinaka-pouch yung lagayan ng bala. So tingnan natin kung aabot o eksakto lang yung gawa ko. Ngayon ko pa lang ito susubukan. Yan. Sakto lang. Sakto lang sa kanya ang pinaka lalagyan. Then kapag ka nakapwesto na yan, pwede na maglagay ng kahit na anong bala. Pwede mga jolet. Papasok lang sa pouch. Yan. Ready to fire na yan. Or mga ball bearing. Yung ganito. Ito ay 6mm tsaka 8mm pwede rito. So napakadali niyang i-load. Kasi hindi ka mahirapan sa pagkasa. Yan, eksakto lang. Yan, ready to fire na ito. Meron dong karton na may kulay puti. Titignan ko kung aabot doon. First time ko itong ititesting. Napakalakas. Yun ang tinatarget natin. Ito ang ating tinatarget. Okay, so mula dyan hanggang dun sa pwesto ko, mga 25 meters siguro ang layo. Liit na ng pinaka-target. So mula rito hanggang doon, nasa mahigit 25 meters. So babalahan ko naman ngayon ng jolen, titignan ko kung effective. Ito ang pinaka-jolen. So ito ngayon ang bago kong pinagkakalibangan. Ito ang bago kong slingshot. Itong jolen naman ang itatry kong ipala. Eksakto lang. Napakalakas. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Sana may natutunan kayo sa aking mga
ginagawa. Maraming salamat sa pagsama. Against the light ako. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may natutunan kayo kung paano gawin ang mga ganitong klaseng screenshots. Ito ay mga scrap materials lang. Mapapansin nyo, napakasimple lang ang aking trigger mechanism na ginawa. Ganyan lang. Tapos ang aking pinakalagayan ng goma, ito ay adjustable. Pwedeng ilipat, i-adjust papunta rito. Pwedeng papunta ron. Pwede rin bolt and nuts or i-screw nyo lang. Sandali lang naman mag-screw. Kung gusto nyo i-adjust papunta rito, screwdriver lang, gunot na yan. Then yung aking pouch, nilagyan ko ng extra tali. Ito ay Dyneema na tali. Kaya hindi basta-basta ito mapuputol. Napakamahal na ito. Okay, so ulitin ko yung pagkakasa. Una muna, hahawakan nyo lang dito. Tapos isasabit dito sa pinaka dulong yan, yung tali. Kasa na yan. Pwede na maglagay ngayon ng bala. Pwede nga jolly or ball bearing. Pwede nga nito jolly. Safe na ngayon maglagay ng bala dyan. Papasok yan. Saktuhan lang yan. Yan. Hindi na siya malalaglag. Or ball bearing ang ibabala nyo. Ito ang ginagamit ko ngayon, 6mm lang. Kasi masyadong mahal ang 8mm, tsaka masyadong mabigat. Kaya mas maganda itong naisip ko na ang 6mm ay okay na kasi malakas din naman. Kayang bumasag ng bote. Tsaka maganda yung bulusok. Eksaktong-eksakto lang yung pinakadating ng pinakabala natin. Napakadali niyang i-manage. Kumbaga sa kwan, hindi basta-basta na baba. So, isa pang tira dun sa lugar na yun. Yung kulay puti ang target natin dun. 25 meters ba? More than 25 meters ang layo na ito. Malagabog. Subukan ko kayang mineral water ang aking tirahin. Ito ang gagamitin kong target. Ang target, yung mineral water na nando doon. Medyo hindi kita dyan. Teka, palalaki. Titingnan ko kung maabot. Hindi na pala kaya.
Tahan na lang natin yung mineral water. Yan, may mineral water dyan. So, yan ang aking tatargetin sa bago kong gawang slingshot. Ang una kong ibabala, mga Jolen, tatlong tiro lang ang gagawin ko rito kasi nangangapa pa ako. Hindi ko pa masyadong kabisado yung kanyang sight. Tatlong balang gagamitin ko, titignan ko kung tatamaan ko ang mineral water. Okay, susubukan ko ang mineral water na yun. Tatlong marbles lang ang ojolin ang gagamitin ko. Titignan ko kung matatamaan ang bagong gawa kong slingshot. Ang layo niyan mula ron hanggang dito, more or less 25 meters. Ang target ko yung mineral water kanina. Unang tira supply.
tiro sa Bulacan. Pangalawang tiro pa lang. Okay, tingnan natin ang kung saan tinamaan. Ito ang mineral water. Dito ang ganyan tama. Yun. Sentrong-sentro sa gitna. So, isang testing pa. So, isang tira pa uli. Ang ginagamit ko palang na bala ay marbles. Maraming nagkalat dito sa kwarto eh. Then, sa susunod naman na episode, ang ibabala ko naman ay yung ball bearing. So, titignan ko kung makakatama pa uli ako. Sapul na naman ulit. Okay, so pwede siyang ipantira maski 25 meters. More or less 25 meters. Ito ang ganyan tama. Okay, so mga ilang pagsasanay pa mapeperte ko na rin yan. At pagka nakabili ulit ako ng red dot. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. At na-testing ko na ang performance ng ating bagong slingshot. Maski wala pang red dot, nakakaya ko nang ipatama sa isang target. So, ang masasabi ko sa performance niya, napakalakas. Konting practice na lang at makukuha ko na rin ang sight nito. Okay, so ito ngayon ang aking pinaka-output ngayong araw na ito.
Napakadali lang ikasa. Nakuha ko na rin ang technique ng pagkakasa. Hindi siya masyadong mahirap ikasa. Pati yung paglalagay ng bala. Ayan, kasado na agad yan. Pag maglalagay ng bala, ilalagay lang siya sa pouch. Ayan. Loaded na siya. At napakaganang pagkalabit. Hindi ka manggigigil sa pagkalabit. So, ito ay ready to fire na agad pagka ganitong nakakasana. Palambot lang aking trigger mechanism. Simple-simple lang. Okay, so sana samahan nyo pa ulit ako sa aking mga gagawing mga experiment. Kung mapapansin nyo, lahat dito ay mga scrap materials lang. Nagawa kong ganitong tsura. Okay, so sana wag na wag kayo magsasawa sa aking channel. At marami pa akong gagawing mga ganitong klaseng mga laruan. Toys for big boys. At saka isa nga pa nga pala, ingat sa mga bagong gumagamit nito. Huwag kayong magpa-practice na merong tao. Siguraduhin nyo na safe yung lugar ng pagpa-practice nyo. Ito ay design para libangan lang. Pang ano lang ito? Pang alis ng stress. Kumbaga sa ano, pagka gusto mong magpalipas oras, pwede ito. Murang-mura lang naman ang bala. Marble lang, pwede na. Ngayon kung gusto nyo naman ng bearing, may nabibili naman ganito mga bearing. Kasi nga pala, meron akong super magnet. Ayan, kaya nakatikit sila dyan. Ang ginagamit ko lang na pang practice, pagka ganitong mga slingshot ang ginagamit ko, 6mm ang diameter. Pero kung gusto nyo mas malakas, mas malaking diameter, 8mm ang sumunod. So, dalawa lang ang ginagamit kong mga bearing, ball bearing. Isang 6mm at saka isang 8mm. Hanggang dito na lamang muna ulit. Maraming salamat sa pagsama. Sana samahan nyo pa ako sa mga gagawin kong mga experiment. Sana huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa aking channel. So ngayong araw na to, ito ang aking pinaka-finish product. So pag-aaralan ko pa ang site na ito. Darating ang time at talagang magpa-practice ako para subukan kung gaano talaga kaganda ang performance ng bago kong gawang slingshot. So, sa mga bagong subscribers, sana subaybayan nyo rin ako. At maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. Napakalaking tulong ang ginagawa nyo yan. At sana huwag kayong magsawa so na sumubaybay sa aking mga ginagawa. So, hanggang dito na lamang muna ulit. Maraming salamat sa inyo lahat. Sana huwag kayong magsawa. Until then.